Okay? Sino ba ako? Para maintindihan natin, ano ho? Anong sabi ng ating binibigkas every Sunday? I am a child of God. Sabay-sabay natin bigkasin. I am a child of God, called by name. I am loved, chosen, and graced by God. Today, I decide to humble myself and serve. I stir up my faith to say, God is here, so anything is possible. Today, I declare people are my passion. His mission is my mission. His house is my priority. Excellence is my standard. Generosity is my privilege. All of these are for Him. This is His day, His house is our, and it all starts now. Shall we have a moment of prayer, please? Individually, manalangin tayo at atin pong idulog ang sarili natin sa Panginoon. Ama naming Diyos, narito po kami, Panginoon, sa umaging ito na lumalapit, Panginoon. Narito po, Panginoon, ang aming pananambahan. Ikaw po, Panginoon, ang siyang magbigay, Panginoon, sa amin ng kahabagan at pangunguna, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, tulungan mo rin po, Panginoon, ang mga aral, Panginoon, na inyong gagamitin. Walang iba kundi ang aming paspor. Ikaw po, Panginoon, siyang magbigay ng talino, Panginoon, lakas, Panginoon, sa kanya. Tingatan mo rin po, Panginoon, yung kanyang boses, Panginoon, na ito ay umamalat. At dalangin ko rin po, Lord, sa mga bisita, Panginoon, na narito sa umagang ito. Tulungan mo po, Panginoon, na sila ay makatanggap ng inyong salita at kaligtasan, Panginoon, na gagaling po sa pamamagitan mo. At dalangin ko rin po sa mga kapatiran na narito, pangunahan mo po kami, ikaw po mag-bless sa bawat isa. At tulungan mo kami, Panginoon, lukubin mo kami, Panginoon, ng inyong kamay, Panginoon, at ingatan, Panginoon, sa araw-araw naming ginagawa. Salamat po, O Diyos, sa kabutihan, pagmamahal na binibigay mo sa biyaya at awa. Patawarin po kami sa aming pagkukulang. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Atin pong bigkasin ang aking pangako sa Panginoong Jesucristo. Sabay-sabay natin bigkasin. Ready now? Ipamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kandungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao, kayamanan man. Ang lahat ng biyaya at outbiyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Pag-uusapan po natin on the last Sunday ng buwan ng September, okay? On the last day ng ating pong month-long celebration, I have God on my side, I don't have to fear. Pag ang Diyos kasama mo, hindi ka dapat mangamba. Pag ang Diyos nasa puso mo, anuman ang harapin natin, ano ho, hindi ka dapat matigatig. In Romans 8:31, anong sabi ng Word of God? Okay? What shall we say then to these things? If God be for us, who can be against us? Anong sasabihin natin? Okay? Kung ang Diyos ay kasama natin, kung ang Diyos ay kakampi natin at katropa natin, sino kalaban natin? Panginoon, maraming salamat. Kausapin mo kami. Bigyan mo kami ng tagumpay at biyaya. Samahan mo po kami sa aming pong pag-uusapan. Kayo po ang mangusap at kumilos sa amin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Please be seated. Thank you very much. Maraming salamat po sa ating mga bisita, sa ating mga naanyayahan, sa lahat ng mga members na nandito, lalo na sa mga bumiyahe pa kahapon. Ano? Galing sa Pangasinan, pero hindi naman sila agad tumuloy din eh. Oho. Pumunta muna sila sa Alabang, tapos meron yata silang pinuntahan doon na parang ano, parang slide-slide na sumabit pa yung isa. Oo. Pero I know they are having fun at yung iba'y parating na rin. Sabi niya, Pastor, huwag mo nang ikwento kay Pastor Sao ko. Pero naikwento naman, pinakita pa nga yung ano, yung parang may video pa eh. No, kidding aside, I would like to ask you, okay, ano yung takot mo ngayon? Ang sabi ng psychologists, okay, ng mga psychologists, na-discover nila, okay, na mayroong 645 different known fears na ang tao'y pwedeng magkaroon. Imagine na, 645 na takot. Okay? Pag nakita mo si Jabez na 6'2", okay, ang laki niyan, ang galing sa basketball niyan, pag nakakita ng daga yan, kahit asawa iiwan eh. Daga lang! Okay? Si Jap na pagkalaki-laki, okay? Manager ng Citibank, okay?
Pag nakakita ng ipis, nagtatago sa saya ng nanay. Ipis ba lang? Kung ano naman kayo, ipis lang at saka daga. Okay? Ang fear is a universal problem. Pag may takot ka, ninanakaw nito yung kagalakan. Okay? Ninanakaw nito yung ngiti. Kasama mo, pamilya mo, kasama mo, kumakain kayo, pumasok ang takot, nawala ang kagalakan. Nawala ang ngiti. Okay? Pero ang good news ay ire. Okay? You don't have to be afraid. Okay? Hindi kayo kinakailang matakot, ma-petrified, mamuhay sa kaguluhan. Kasi sinabi nga ng Diyos, you have God on your side. Ang sabi nga ng Romans 8:31, ano ang sasabihin natin sa mga bagay na ire? Anong sasabihin natin sa laki ng problema? Okay? Sa takot na ating inaharap. Okay? Kung ang Diyos ay sa akin, sino ang lalaban sa atin? Tingnan niyo ho ah, ang pangako niya, with God on your side, you don't need anything else. Lahat pwede, okay? You know why? God plus one equals majority. Can you just imagine, I grew up in the streets kasi wala eh. Tinangkang patayin ng tatay ko kasi siya ay gambling lord. Okay? Lumaki kami sa kalye. Pinamigay kami dahil hindi kami kayang buhayin. So kami naghuhugas lang ng jeep. Okay? 39 years ago, lumaki sa kalye. Okay? At natutuwa nga ako ng birthday ni Ellen, ando si Ate Sita, ando si Ate Violi, ando si Kuya Tisoy, ando si Neneng, ando si Nonet. Lahat maliban kay Ebet at saka kay Emily. Okay? Nakita ko yung mga kapatid ng asawa ko at sabi ko kay Ate Pepat, nakita mo yun? Sabi ko yan ng barkada ni Kuya ni Manong Butch. Sila yung magbabarkada, ako iutusan lang nila. Doon lang kami. Ando si Ringo. Munti ko pa makalimutan. Doon kami lumaki. Anong magiging puhunan ko? Kami nasa kali lang. Kami naghuhugos ng jeep. Kami mahirap lang. Kami pinamigay lang. Are you following me? Nakikitira lamang. Alam mo naging puhunan ko? Ang Diyos. Ang Diyos. You see? Tinanim ko sa isip ko, pag ang Diyos kasama ko, God plus me, majority. I ask you, what is your greatest fear? Ano yung pinaka nakakatakot na bahagi ng buhay? Ano yung kinakatakutan mo? Embarrassment? Mapahiya? Ito ba yung mawala yung utak mo, lutang ka, meaning na-depress ka, pinasok ka sa mental? Okay? Ano yung greatest fear mo? Rejection? Failure? Ano yung greatest fear mo? Yung may disappoint mo yung nanay, tatay? Ma-disappoint yung boss mo? Okay? Ano yung greatest fear mo? Not fitting in? Hindi kasi ako kasi sa kanila. Matataas sila. Okay? Ano ang pinaka-greatest fear mo? Death? Kamatayan? Okay? Alam niyo po, dapat nakatakutan natin. Sabi ko nga kahapon, doon sa pinuntahan ko sa kainta, alas 9 ng umaga, napakaraming tao. Okay? May i-dedicate ito kong bata, pero sabi ko sa kanila, bago ko i-dedicate ito, dapat makita niyo ang tunay na kalagayan natin. Okay? Tingin niyo po mga kapatid, ang sabi ng Roma, ng Revelation chapter 20 verse 15, ito sinasabi ng Word of God. Ito yung dapat nakatakutan mo. Ito yung dapat na mamayani sa puso mo na ito yung dapat na iwasan mo. Okay? Revelation 20 verse 15, ang sino mang hindi matagpuan sa pangalan, sa aklat ng buhay, ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Tingnan nyo ha? Okay? Pag ikaw hindi ka tiyak na kung sakaling kung ikaw ay mamamatay, okay? Ang pangalan ba'y nakasulat sa aklat ng buhay? What does it mean? Nakapag-enroll ka ba? Okay? Saan ka mag-enroll? Aba, siyempre sa langit. Sabi rito, ang sino mang hindi matagpuan, sabi ng Revelation 21 verse 8, tignan niyo po, pagkakasulat, ano? Ang matatakotin, ang hindi naniniwala, ang gumagawa ng karumal-dumal, ang mamamatay tao, okay? Ang mga marisol, wongmongere, chismosa yan. Okay? Ang lahat ng mga mangkukulam,
Ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, huwag na lang yan. Yun na lang huli. Lahat ng sinungaling. Nakapagsinungaling ka na ba? Ano sabi ng Bible? Ang kanilang bahagi ay sa lugar na nagniningas ng apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ito ho ang pupuntahan ng tao na hindi natiyak ang pagpunta sa langit. Pero bago yan, gusto ko munang tignan natin. Ano naman ang pupuntahan mo pag si Kristo tinanggap mo? Ano naman ang description ng langit na pupuntahan ng tao pagkasama niya ang Diyos? Okay? Nung ako ho ay sinabihan ni Sophia at saka ni Didit, paparoon ho tayo sa Europe. Pinaliwanag sa akin, ito yung Venetia, ito yung magagandang bahagi. Kahit anong paliwanag nila, hindi ko maintindihan kahit tignan ko. Until na ako'y makatapak doon. Until na maintindihan ko, ito pala yun. Ito pala yung lumulubog na lugar. Ito pala yung magandang lugar. Ito pala yung Milan. Ito pala yung Roma. Ito pala yung lugar na ire. Okay? Kahit na anong kwento nila, I cannot imagine. And I would like to say, sa Job 11 verse 7 hanggang verse number 9, anong sabi? Masusumpungan mo ba ang Diyos? Okay? Masusumbungan mo ba ang kasakdalan ng Diyos? Verse number 8, mataas na gaya ng langit ang iyong magagawa, sabi ng Job 11:88. Malalim kaysa Sheol, ano ang iyong malalaman? Verse number 9, ang sukat niyo'y napakahaba pa sa mundo at mas malawak pa sa dagat. Alam mo, sabi ng Diyos, maiintindihan mo ba ang nakapaloob sa Diyos? Okay? Sila'y mas matas pa sa langit, mas malalim pa sa dagat, mas malawak pa. Okay? Gusto kong maintindihan nyo, ang pupuntahan ng tao pag hindi naligtas ay kaparusahan. You know? Kapighatian. May apoy na hindi namamatay, may uod na hindi namamatay, malayo sa Diyos. Pero pagka si Kristo naging kakampi mo, dahil tinanggap mo siya, you know what will happen? Heaven, in heaven, there will be no sickness. Wala nang sakit sa langit. Kanya pagka hindi mo tinanggap si Kristo, eh napaka ti mo na talaga ti. O napaka bi mo na. Hindi ko masabing bobo. Hindi ko rin masabing tanga. Hindi ko masabi. Kasi nag-iingat ako. In heaven, there will be no sickness. Tingnan mo sabi ng 1 Corinthians 15, 42 and 43. Okay? Gayun din naman ang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Okay? Ito'y itininim sa pagkasira, binuhay, sa walang kasiraan. Tingnan mo ha, pag si Kristo tinanggap mo, okay? Yung katawan natin may pagkasira kasi katawan eh. Pero pag naligtas ka at ikaw ay binuhay muli, okay? Ikaw ay itataas sa walang kasiraan. Verse number 43, itininim sa pagkasiphayo, at binuhay maguli sa kalwatian, itininim sa kahinaan, itinaas sa kapangyarihan. Ibig sabihin, sa langit, okay? Hindi ka na magkakaroon ng arthritis. Sa langit, wala nang pilegis ang mukha. Sa langit, wala nang hika. Wala nang atake sa puso. Okay? Wala na. Palalakasin yung ugly and weak will be beautiful and strong. Okay? Yung may sasakitin, magiging malakas. In heaven, there will be no sadness. Wala nang kalungkutan. Dito, malulungkot ka pa. Di ba? Pag nakita mo yung kapitbahay, may bagong TV. Pag nakita mo yung kapitbahay, mayroong blessing. Sa langit, wala na. Revelation 21:4. Anong sabi? Papahiri ng Diyos ang lahat ng luha sa iyong mata. Tingnan mo ha, yung luha, ang Diyos mismo papahid. Pag ang Diyos ang kakampi, pag ang Diyos ang tinanggap, pero pagka hindi, mag-isa ka. Okay? God shall wipe every tears from your eyes. Meaning, ang Diyos, pagkakampi mo siya. Okay? Siya'y may record ng lahat ng luha na meron ka. Lahat ng kapigatian at kabigatang iyong pinagdaanan kasi nagmamalasakit siya. Pagdating mo sa langit, wala nang broken heart. Hindi ka nakakantang, gusto ko nang bumitaw. Hindi na. Okay?
Kasi wala nang broken heart, wala nang rejection, wala nang loneliness, wala nang grief, wala nang heartache. At sa langit, there will be no sufferings. Wala nang paghihirap. Revelation 7, verse 16. Anong sabi? Wala nang gutom. Hala? Hindi ka napipila ng ayuda. Hindi ka napipila ng DepEd. Am I right? Hindi ka na maiinggit. Bakit nauna sila? Ba't kami ang tagal-tagal na rin eh? Wala nang gutom, wala nang uhaw, at wala na ring liwanag, naliliwanag sa kanila, wala na ring init. Sabi ng Bible, never again you will hunger. Kita mo yung iba, no? Never again, never again, never again, never again, napaupo tuloy. Pero sa langit, never again magugutom ka. Never again ikaw ay mauuhaw. Never again. Bakit? Kasi lahat ng needs mo sa langit, masasatisfy. Kasama mo ang Diyos eh. If God be with us, sinong lalaban sa iyo? Sa langit, wala na rin kasalanan. In heaven, there will be no sin. Okay? Tingnan mo ha. Jude 1:24. Anong sabi? Na doon ay ang Diyos ang mag-iingat sa iyo sa pagbagsak upang ikaw ay ipresenta na walang dungis sa presensya niya. Ibig sabihin, sa langit, hindi ka na matutuksong sumagot sa nanay. Hindi ka na matutuksong pagka ikaw ay hiniyan ng tao'y babardagulin mo. Hindi na. Wala nang kasalanan dun eh. Okay? Ang Diyos, sabi niya, bibigyan ka ng kagalakan sa kanyang presensya kasi ang Diyos ang kakampi mo. Nung si Kristo'y namatay sa krus, okay? At binayaran ang iyong kasalanan at siya, pag naharap mo face to face, okay? Makikita mo, sa langit, it will be good. Sa langit, wala nang kamatayan. There will be no more death. Wala nang paghihiwalay. Anong sabi ng Revelation 21:4, okay? At ang Diyos, papawiin niya ang iyong mga luha sa mata at wala nang kamatayan, wala nang pag-iwalay, wala nang sorrow, wala nang iyakan, wala nang pain, sapagkat ang lahat ng nakalipas ay nag-move on na. Okay? Heaven is a glorious place. Ito yung pupuntahan mo pag si Kristo naging kakampi mo. Pero pag hindi mo siya ginawang kakampi, ito yung mamimiss mo. I would rather miss yung blessing sa lupa kesa mamiss ko yung langit na dapat kong puntahan. Okay? Gusto ko hong maintindihan ninyo. Okay? Bakit natin kailangan pumunta sa langit? Kasi sabi ng Romans 3:23, okay? For all have sinned and come short of the glory of God. Ang sabi, ang lahat ay nagkasala. Kahapon, kausap ko yung isang 81-year-old na lolo. Sabi niya, Pastor, ako'y bingi na. Pero nung marinig kitang magsalita, ako'y lumapit kasi gusto kong mapakinggan ang sinasabi mo. Oh, siya'y 81 years old. Okay? Habang ako'y nagbipreach kahapon ng umaga, siya'y dumapit. Sabi niya, binanggit mo, kamukha ko si Richard Gomez. Mali! Kamukha ko si Pepito Rodriguez. Sabi ng mga bata, sino ho yun? Ay, hindi nyo kilala yun. Oh, ang kabarkada niyan, si Eddie Rodriguez. Oh, ang partner niya, si Divina Valencia, si Rosana Ortiz. Sino ho yung mga yon? Ay, basta, 81 years old. May kanta pa sila. Oh. 81. Naintindihan niya yung mensahe. You see? I would like you to know, lahat tayo makasalanan. Lahat tayo dahil makasalanan. Sabi ng Diyos sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Meaning, napahiwalay tayo sa Diyos. Kahit ikaw ay nananalangin, ikaw ay nagsisimba, kung hindi ka na ipanganak na muli, kung hindi mo tinanggap si Kristo, pag hindi ka nagpasya, ikaw ay hiwalay. Okay? Dahil sa kasalanan, katawan, kaluluwa, espiritu, yung katawan mula sa alabok, babalik sa alabok, tirahan lang yan, bahay lang yan. Yung talagang ikaw, yung kaluluwa na nakatira sa katawan. Okay? Ito yung nag-iisip, nagmamahal, nakakaramdam. At yung espiritu na nag-uugnay sa Diyos. Nung magkasala tayo, namatay tayo spiritually speaking, kanya meron lang tayong katawan at kaluluwa. That's why we're just self-conscious and body-conscious, but not God-conscious. Okay? Naalala lang natin ng Diyos pag may problema. At pag inabot tayo ng kamatayan literal, na hindi tayo nakabalik sa Diyos,
tayo'y mabubulit sa impyerno. Mapupunta tayo sa lugar ng kaparusahan. Yung binanggit ko kanina, may apoy at asupre. Ibubulit tayo. Hindi tayo pupunta sa langit. Ayaw natin yan. Kanya ang dapat natin gawin, tanggapin natin yung regalo. Ano sabi ulit ng Romans 6:23? But the gift of God, ang regalo ng Diyos. Okay? Ay buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi sabi ng Romans 5:8, at narito pinamanhik ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo makasalanan pa, naroon na mumuhay sa mali, na mumuhay sa hindi tama, may paninibugo, may galit, okay? Gustong manapak, gustong makipag-away, okay? Si Kristo'y minahal tayo at siya'y namatay dahil sa atin. What does it mean? Ito tayo, ito kasalanan natin, tayo dapat ang magbayad. Tama ba? Ma'am pulis, nasaan yung ating pulis dyan? Ayun, oh, tayo ka lang. Ayan, tayo ka lang, ma'am. Ayan, ha? Oh, nakita kami sa kasimbahayan isang araw, sabi niya, pastor, gusto ko humagsimba. Ayan, nagpunta siya rin eh. Oh, sabi niya, pastor, pasensya na lang po kasi ako po eh laging naka-duty. Tumataas lang yan. Parang ikaw. Okay? Oh. Di ba pag kami mali, huulihin nyo? Di ba? Pagka nakasala, huulihin, dadakpin, tama? Oh, babasahan ng Miranda rights, tama? Oh, may karapatan kang kumuha ng abogado, lahat ang sasabihin mo'y magiging laban at para sa iyo, manahimik ka, kumuha ng abogado, huulihin ka. At pag dinala ka, bakit? Nakamali. Am I right? Please be seated, ma'am. Pero sabi ng Diyos, sabi ni Kristo, ako ang namatay para sa iyo. Ako tumubos, ako nagbayad. At pag tinanggap mo yan, sa langit ang punta natin. Maaring sa lupa, nahirapan tayo, marami sa lupa, may sakit, may sipayo, may kabigatan, pero sa Diyos, sasabihin ko sa iyo, panalo. Kanya ang sabi nga ng 1 John 5:11 and 12, okay? Ang sabi ng 1 John 11:12, at ito ang patotoo na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay na kay Kristo, wala sa relihiyon, wala sa paggawa ng mabuti, wala sa pagsunod sa utos, kundi na kay Kristo. Anong sabi ng verse 12? Ang kinaroroonan ng anak, pag si Kristo nasa puso, may buhay. Pag si Kristo hindi tinanggap, kapahamakan. Okay? Mapapahamak ka, wala kang buhay. Paano papasok si Kristo? Romans 10:13, anong sabi ng Word of God? Ang sino mang tumawag sa pangalan ng Diyos. Pag tumawag ka, Lord, ako'y makasalanan, mapapahamak, hindi ko kayang dalhin ang sarili ko, pero ako'y naniniwala na ikaw ang namatay na libing at nabuhay niyo para tubusin ako. Pag ginawa mo yan, katulad ng ginawa ko 1985, February 10, alas 8 ng gabi, nagpasya ako 37 years ago. Naguhugas ng jeep. Walang direksyon. You know what? God became my partner. Sabi ko nga sa inyo, God plus you, God plus me, God plus one equals majority. Gagamitin ng diablo ang lahat ng takot para mawalan ka ng kagalakan. Okay? Alam niya ang magpapasaya sa iyo. So gagawa siya ng lahat ng klase ng takot. Okay? Para hindi ka maging masaya. Pag naligtas ka, pag naluwa, pag nakatiyak ka na pagpunta mo sa langit, gusto mong sabihin sa barkada mo, tatakutin ka pagka senior mo yan. Pag nagyaya ka, ikaw ay babardagulin yan. Kanya itago mo lang sa buhay mo yan. So he will make you afraid na huwag mong sabihin si Kristo sa tropa, sa barkada, sa kaibigan. Tatanda mo to, you don't need the approval of others for you to find joy. Pag si Kristo tinanggap mo, panalo na yan. You see? Can you just imagine 37 years ago? Okay? Nag-aaral ako sa TUP. Okay? Sabi nila, ano nangyari kay Joey? Bakit dati pakikipagsuntukan ng alam niyan, pakikipag-inuman, bakit ngayon may dalang Bible? Ba't ngayon nagba-Bible study? Hindi ako nahiya. Hindi ako nangime. Bakit? Hinarap ko yung takot ko. Okay? Hindi ko kailangan ng iba. I need to live my life to an audience of one, and that is my God. Lord, sasamahan mo ako. Okay? Sa bawat hakbang ko, biruin mo, I was 21 years old then, ngayon 58 na. Okay? 58. Lolo na. At officially,
Yung katabi ko nonet, nung isang gabi, nung Biyernes ng gabi, 60 years old na pala. Senior citizen na yung aking asawa. Meron ng senior citizen at lola na. Pag nakita ko, lola na pala tong katabi ko sa tama. Matanda na pala, ire. Parang bata pa ako. You know what I'm saying? Can you just imagine? Okay? Pagkasama mo ang Diyos, panalo. That is Jesus' path to complete and total joy. Pag sinama mo siya. Ano sabi ng John 15:11? Tiyan mo ha? Ang mga bagay nito ay sinabi ko sa inyo nang inyong kagalakan ay manatili sa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. Ibig sabihin, pag si Kristo tinanggap mo sa puso, hindi ka lang pupunta sa langit. Hindi lang naisulat ang pangalan mo sa aklan mo. Hindi lang napatawad ang kasalanan mo. Kahit sa lupa, kahit mataas pa presyo, kahit nagtataasan pa ang pamasahe, mahihirapan ka, may kagalakan ka, at magiging lubos. Bakit? Kasama mo ang Diyos. You know what I'm saying? Sabi ko nga kagabi, tumawag si Teniente Desiderio, Pastor, papunta po rito si Deputy Speaker ng October 3. Baka ho gusto niyong pumunta. Titignan ko pag inimbita ako. Okay? Tinawagan po ako ni Sir Almine, yung bagong graduate nila. Sabi niya, siya na po kasi ang AD camp. Sabi ko, oo, nilakad na yan para siya maging AD camp. Tignan natin. Kasi, oh, para magkita tayo. Sabi ko, nako, John Rapp, Teniente, ha? May isa din eh. Ha? May isa dito na parang gusto ring maging pulis, mag-aaral sa pulis. Sino ho? Ang sabi si Elijah daw, gusto rin mag-aral. Kasi sabi niya, kung yung hikain na si John Rapp at hindi naman magalingin, naging tenyente, ako pa! Kayang-kaya ko yan. Sabi nung Elijah, magpupulis daw para hulihin si Jaymar. At saka ipakulong si Russell. Oh, para daw yung mga nambubuli sa kanya, si Hale, kasi parang pakiramdam ni Elijah, minamalit siya ni Hale eh. Sabi niya, ako huhuli sa kanya. Sabi ko, kung talagang gusto mo, mag-aral ka ng maigi, okay? Tapos kukuha ka sa PNPA. At pagkatapos, pagdating mo doon, sabi niya, kayang-kaya mo yan, yung hikain at yung mga sakitin, inakapasa. Pero yun mo, mangangarap. Ba't mangangarap? May kagalakan. Okay? May kagalakan. You can have joy in life. Why? Knowing that God is for you. Pag alam mong ang Diyos kasama mo, iwanan ka ng kaibigan, ng barkada, ng tropa, mamatay pa yung anak mo, kahit na sino, masaya ka pa rin, may kagalakan ka, kasi kasama mo ang Diyos. Hindi ka mag-isang humaharap sa problema, may kasama ka. Okay? Kanyang sabi ng Diyos, fear not, way kahadlok, sabi ng Bisaya. Ang kinabuhing way kahadlok. Ang buhay na walang takot. Tatandaan nyo, God never promised that this life would be fair. Laging may unfairness. Okay? Laging may competition. Laging merong mas magaling, mas dupang, mas ano bang tawag daon? Mas garapal kaysa sa atin. Okay? You know why? We live in a broken planet. Wasak ho ito eh. Okay? Kanya nga, heaven is where everything is done God's way. Sa langit, kanya, tiyakin mong ikaw ipapunta ng langit. Tiyakin mo. Kanya, 37 years ago, tiniyak ko. Di ba? Oh, isipin mo, Wilson, di ba? Pinaganda mo yung negosyo ninyo. Tapos ikaw ay bibigyan pa ng kaso. Tama? Bakit? Ibuway ito rin eh. Okay? Life on earth just don't work like that. Pag nabumuhay ka sa lupa, huwag mong hanapin sa langit. Wala, wala, wala. Pero yung nangyayari sa lupa, Angelica, nangyayari sa lupa, Fairy, what happens on this earth isn't all there is to life. Okay? Ate Amy, okay? Joy, Mayan, Angelica, Ate Remy, you will spend 60, 80, or probably 100. 100 years old sa lupa, okay? Di ba?
Maring 100. Pero alam mo ba, you will spend trillions of years in eternity. Kanya nga eternity, walang hanggan. Okay? Pag inilagay mo yung iyong pananampalataya kay Kristo, pag tinanggap po siyang tagapagligtas, pag nagsisi ka sa iyong kasalanan, okay? At niyakap mo yung kanyang kapatawaran, sabi ng Diyos, you are going to spend with me eternity in heaven. Yung hirap sa lupa, ayos lang, dito lang yan. Okay? Tatandaan nyo, that's one of the most important reason bakit tayo joyful. Bakit? God has given us eternal life. Marahil wala kang kotseng marangya. Marahil wala kang TV na maganda. Marahil wala kang bahay na marangya. Pero meron kang eternal life. Am I right? Ang pangit naman, sa lupa mahirap ka na, sa kabilang buhay, pinarusahan ka pa, hindi dahil masama ka, kundi dahil tinanggihan mo si Kristong tagapagligtas. Kanya huwag mo nang igiit. Kanya kahapon ng alas 9 ng umaga, o alas 10 ng umaga, habang ako'y nagpipreach, ako'y natuwa na yung mga taong kaharap namin kahapon sa Kentucky. Oho, hinanap pa namin eh, Kentucky. Sabi niya, na-traffic kami. Pero sila'y naligtas. Sila'y tumanggap. Anong sabi ng Panginoon? Eternity will be amazing. Romans 8:11. Okay, tignan mo ha. Kung ang Espiritu'y bumuhay mag-uli kay Kristo mula sa mga patay na nakatira sa iyo, tignan mo ha, si Kristo na nakatira sa iyo, pag tinanggap mo si Kristo sa puso mo, the Lord will dwell with you. Titira, okay? Yung Holy Spirit na nagbuhay muli sa mga patay kay Kristo will raise up your mortal bodies. Palalakasin ka. Patitibayin ka, okay? Kasi yung Holy Spirit nakatira sa iyo. Tignan mo ha. In heaven, you will be reunited with people that we love. Sa heaven, meron ka ng kapahingahan. Sa heaven, wala nang kapaitan. Sa heaven, okay? We will have new bodies in heaven. Okay? No more decaying old body. Okay? Wala nang pagtanda. We were created because God wants to have a family. Pero pag hindi ka nagpasyang tanggapin siyang tagapagligtas, you will not going to spend eternity with Him. Gusto kong sabihin sa iyo, God wants you to spend eternity with Him. He wants to spend eternity with you and me. Pag tinanggap mo si Kristo, pag nagpasya ka, okay? At pag nalaman mo, imagine ha, makakasama mo. 2016, April, I received an invitation to have a dinner with then Mayor Rodrigo Duterte. Sige, sabi ko kay tatay, tay, may dinner daw tayo. De, sige, punta kami, kinausap namin. Mayor Duterte, Congressman Abante, Pastor Andales, ako, tsaka si Bongo, ando dun lang siya, hindi pa siya senador. Dalawang oras kami nag-usap. By privilege. Kanya ginawa kong wallpaper ko'y kami. Oh, noong 2016. This year, I have an invitation to have dinner with Manny Pacquiao. Tinanong ko siya, talaga bang tatakbo ka? Ay, napanaginipan ko ho. Ako, baka bangungot. Dalawang oras. Pag ikaw ay naimbitahan, tuwing sona, ako'y naroon sa kongreso. Ang sabi nga lang ni Re, Pastor, masyadong mahigpit ha, 200 lang ang inimbitahan na tagalabas. Kanya sabi ko, okay lang yun, manonood na lang kami. Okay? Kasi mahirap talaga dahil may COVID at lahat. Pag naimbitahan ka, maganda. Pero gusto kong sabihin sa iyo, ang Diyos nag-iimbita sa iyo, hindi lang kumain, hindi lang maghapunan, hindi lang pumunta sa palasyo, hindi lang pumunta sa kongreso. Okay? Kasama sa eternity. Bukas ng alas 10 ng umaga, ako'y paparoon sa kongreso. I have an invitation. Kanya lang sabi niya, agahan niyo,
kinuha yung plate number ng sasakyan, pati yung driver, pati yung iba mga kasama ko, okay? Sabi niya, agahan nyo kasi i-antigen kayo. Sabi ko, pudpud na ang uso ko tsaka ilong ko. Napango na sa kakatutusok na ganyan. Ako'y nakarami na, pupunta naman kanya, parang ayoko pumunta kasi dudut-dutin na naman yung ilong. Buti sana kung yung ilong mo'y pointed, eh disappointed naman. Eh titingala, ang ganyan. Ang sabi ko, sige, pupunta kami. Ano hong attire? Okay? Sa ilang oras na itatagal mo sa kongreso, dudut-dutin ang ilong mo. Sa langit, pagka ang Diyos nag-imbita sa iyo, wala nang dutdutan kasi si Kristo na ang nagbayad ng lahat. Are you following me? Kanya, huwag ka ng tea. Tanggapin mo na. Am I right? Tatanda mo ito, ha? Because God is on your side, you don't have to fear. Bakit? Unang-una, God promised He would not let us go. Hindi kanya napakakawalan. Pag tinanggap mo siya, hawak kanya na. Tatanda mo to, no matter how bad life will be, okay? Kahit anong sama pa, kahit hindi mapatupad yung pangarap mo, kahit mabalaho ka pa sa kapigatian, sa kabigatan, at masadla ka sa dusat pait, pwede kang manangan at magpahinga sa isang katotohanan, God would not stop loving you. Nung maintindihan ko to, nagpatuloy na ako. You know why? Yung nanay ko yung ikinahiya ako one time. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Laging may barangay na pumupunta sa bahay. Lagi na lang kayong nagpapaliwanag sa eskwelahan. Buong high school ko, nandun ang nanay ko. Magpapaliwanag sa registrar. Magpapaliwanag. Kasi hindi ako napasok. Kasi may ginulpi. Kasi may kalokohang ginawa. Hindi ka naman nahihiya. Eh, ba't mahihiya? Makapal nga mukha. Sabi ng nanay ko, pamigay na lang natin yan, matigas ang ulo. Pinamigay ako. Isipin mo, para pamigay ka ng nanay, may sinukuan ka na. Tama? Wala nang pakialam. Hindi na nagtanong, andyan naman si Joey. Wala. Kaya siguro talagang tama yung sinulat ng isang ano, don't do that, Joey. May kanta yun eh. Oh. Pero alam mo, ang Diyos, He would not stop loving you. Okay? Kahit na ano pang mangyari sa iyo, you have things that will go right. You will have things that will go wrong. May magandang bagay na mangyari, may pangit na bagay na mangyari, but God's love will never end. Hindi ka tatantanan ng Diyos. Okay? The truth should be one of the most important source ng kagalakan mo, sabi ng Romans 8:38 and 39, ako'y naniniwalang lubos na kamatayan ni buhay ni anghel maging kapangyarihan narinig at sa darating. Verse 39, ni taas at lalim o sino mang nilikha ang pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo. Nakita mo? Pag si Kristo tinanggap mo, hindi ka pwedeng alisin sa Kanya. Okay? Nung binarel yung aming tropa, ay nakalimutan na namin yung aming tropa. Bahala ka sa buhay mo. Pero hindi ang Diyos. Alam mo, sabi ng Diyos, sabi ni Pablo, I am convinced that nothing can ever separate us from His love. Meaning, death cannot, life cannot, angels would not, and all the powers of hell cannot keep God's love away. Pag tinanggap mo si Kristo, pag nagpasya ka, okay? Meaning, our fears for today, yung takot na meron ka ngayon, yung worries na meron ka bukas, buhay pa ba ako? Mapag-aaral ko ba anak ko? Kaya pa ba yung 12 pesos na pamasahe sa unang apat na kilometro? Okay? And where we are, taas o baba, o pinakamalalim na dagat. Alam mo sabi? Nothing will be able to separate us from the love of God. Na pinakita niya, na dinemonstrate niya sa pamamagitan ni Kristo nung mamatay siya sa atin. Ito yung good news.
I'm not saying wala kang problema nga harapin. I'm not saying aalagaan ka ng tatay at nanay mo o may bago kang regalo sa Pasko. No. It might not happen. Pero yung katotohan ng pagsikristo, pinagpasya mong tanggapin at nagsisi ka, sasabihin ko sa iyo, kahit ano pang laki ng problema at laki at bigat ng dadaanan mo, may kasama ka. Okay? Iyon lang ang naging buhunan ko. 37 years ago, and I thank God for that. Okay? When you put your hand in God's hand, He will grab it and He will not let you go. God holds on to you with all that He has. Meaning, yung lahat ng meron ng Diyos, ibibigay sa'yo. Okay? Nung kami, yung mga anak ko yung maliliit, ba't ako inimbitahan sa Baguio mag-preach? Sabi nung mga anak ko, Daddy, ang ganda rin eh. Eh, may mga bangin-bangin eh. Okay? Pupunta kami dyan. Abay, hawak-hawak ko si Jeff tsaka si Jeff. Baka malaglag eh. Oh. Kahit gusto lang pumunta, hina, dine. Ako yung tatay nila. Mahal ko sila, baka mada. You will have times in your life na gusto mo nang kumalas. Sabi mo nga, gusto ko nang bumitaw. But when you are with God, God will not let you go. You would like to give up your commitments to Christ. Pag times are tough, parang ayoko na mag-pray, ayoko na magsimba, ayoko na magbasa ng Bible. But you know what? God would not let you go, ever. Pag hinawakan ka ng Diyos sa kamay mo, it's there to stay. Okay? If you could earn salvation by working, pag naligtas ka kasi nagtatrabaho ka, di pag hindi ka na nagtrabaho, wala na. Tama? Am I right? Parang buhay, pag hindi ka nagtrabaho, walang kakainin. Hindi ganun ang kaligtasan. You did not earn your relationship to Christ. It was a free gift. Tingnan mo sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Tingnan mo ha, Ephesians 2, 8 and 9. Okay? Anong sabi ng verse number 8? Okay? For by grace are you saved through faith. Hindi sa sarili, ito'y regalo ng Diyos. Verse number 9, okay? Hindi sa trabaho na pwede nating ipaghambog. Yung kaligtasan, kaluwasan, kapatawaran, regalo ng Diyos. Kasi kaaway tayo ng Diyos. Okay? Sabi nga ng Romans chapter 5, okay? Verse number 10, tingnan mo. Romans 5, 10, okay? Nung tayo'y kaaway, tayo'y na-reconcile, nakapanumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, Kanya tayo'y naligtas. Binanggit kanina ni Hamed, Isaiah 59 verse number 2. Tingnan mo, Isaiah 59 verse number 2. Ano pagkakasulat diyan? 59 verse 2. Ang inyong kasalanan ang naghiwalay sa iyo at sa iyong Diyos. At ang iyong kasalanan ang naging dahilan para hindi niya pakinggan. Ang iyong mga daing, ang iyong mga panalangin. Do you understand? Kanya nung tanggapin mo si Kristo, o kung tatanggapin mo si Kristo, pinatawad ka, binigyan ka ng buhay na walang hanggan, at pakikinggan ka. Tatanda mo ito. Okay? Pag binigyan ka ng gift, hindi na binabawi yan. Okay? It is an eternal life. With God on your side, He promised He would not let us go. Pangalawa, okay? God's presence is what we need, not explanation. Anong ibig sabihin? Lord, bakit ganun ang buhay ko? Bakit ganun re? Bakit sila na-promote? Ba't ako hindi? Minsan walang sagot sa iyong mga tanong. Walang paliwanag. Pero ito kagandahan, ang presensya ng Diyos ay naroroon. Anong sabi ng Psalm 37:7? Okay? Ikaw ay magpahinga sa Diyos at magintay ng mataimtim na may pagtitiis sa Kanya. At huwag mong gagalitin ang sarili mo ng sa tao na pinagpapala sa kanyang sariling paraan. Bakit? Sapagkat ang taong yan ay nagdala ng kasamaan. Minsan nainggit ka, ang ganda ng kotse niya, ang ganda. Eh ninakaw naman, may iinggit ka. Oh, nagkaroon ng maganda, ay meron namang sinirang buhay. Am I right? One of the reasons that people struggle with contentment is that
Lagi tayong naghahanap ng paliwanag. Bakit nangyari ito? Bakit pinahintulutan? Bakit nagkasakit? Bakit namatay? Bakit sila? Ako wala. With God on your side, you don't need explanation. What we need is to realize that God's presence is with us. Tatandaan mo, it takes us off that God does not offer explanation. Bakit tahimik ang Diyos? Bakit hindi niya ako sinasagot? You know why? Sinusubo ka niya. He's testing you. Tinitignan niya kung ibibigay mo sa kanya yung control. Tinitignan niya kung makukontento ka kung anong meron ka ngayon. Tinitignan niya kung magpapasalamat ka kahit tuyo lang ang ulam. Am I right? Sabi ko nga nung nakaraan, may mga bagay, nung ako'y nasa Palawan, may mga bagay na meron ka na kinayayamutan mo na pangarap ng iba. Tignan mo ha? Sasabihin mo, pambihira naman itong bahay na to, ang gulo-gulo! Teka muna, ilang tao wala ng bahay? Tama? Pambihira naman ang daming kalat! Ibig sabihin, pag may kalat, may nakatira. Di ba sabi nga ng kanta, a house is not a home when there's no one there. Pambihira yung mga anak mo! Bo, ilang mag-asawa ang nagnanais magkaroon ng anak? Tama? Ikaw ay may anak, nagreklamo pa. Ang dami-daming hugasin sa lababo. Ibig sabihin, may kumakain pa. Am I right? Wala man lang naglinis ng naglagligpit ng kama. Bo, ibig sabihin may kama. Yung iba, sa karton, sa kalsada natutulog. Ang layo-layo naman ang pinagparkan mo. Aba, kung may nagpark, may pinark. At pag nasa metro man lang, kapag nag-park kami, bayad. Tama? 40 pesos pagka Monday to Friday, 50 pagka weekdays. First 4 hours, tapos 10 piso. Tama? Ano nire-reklamo mo? Pangarap ng iba yan. Tama? Pangarap ng iba yan. He's testing you. Will you be thankful sa meron ka? Ha? Huh? Will you be thankful? Will you let go of your control? Will you be content? Kay magpaliwanag siya o hindi? Tatanda mo ire. God does not owe you an explanation. But ang dami-dami na mga kakakit, ba't yung nanay ko pa? Paano mo malalaman ang Diyos ay nagpapagaling kung di ka nagkasakit? Paano mo malaman ang Diyos ang magpupuno kung di ka nangailangan? Okay? He does not owe you an explanation. At hindi mo rin maintindihan kahit nabigay niya yan. Bakit? Kasi, even if you get an explanation, andun pa rin yung pain. Masakit pa rin. Masasaktan ka pa rin kahit may paliwanag. Bakit pa? Si Pastor Fajardo'y inoperahan mula din hanggang sa kabila. Okay? Sabi ko, tay, munti ka na maging manananggal. Meron siyang bato sa kidney, 0.7 centimeters, na dapat, sabi ni Dr. Joven, 0.2 lang ang normal. Sa kanya, 0.7. Okay? Nung inoperahan siya din sa prostate, ang kanyang prostate, kasi laki naman sanas. You know what I'm saying? Dapat maliit lang kasi laki man sanas. Sabi ko, tay, sakit eh. Huwag kang magreklamo. Bakit? Naalala mo nung nagsisimula tayo, ang ulam natin lagi, dilis, tuyo, balbakwa. Ang sabaw natin, toyo, o kaya patis at bagoong. Eh di lahat itong mga asin ay naipon lahat dyan. Kahit ipaliwanag, hindi maalis yun dahil yun ang pinili nating ulam nun. Biri mo ang ulam na namin bagoong nilagyan mo ng patis. Pagkaalat ng buhay. Kasi yun lang ang kaya namin nun. You know what I'm saying? You're not going to know why things happen until you reach heaven. Now, God is not going to give you an explanation.
But He will test you. Susubukan niya tayo. Naalala mo ba nung ikaw elementary? Nung kami elementary sa Malate Catholic School, nung ako'y nag-aaral. Okay? Sasabihin ng teacher pag may test, no talking, walang maingay. Tignan lang ang papel. Kunin ang pencil, kunin ang papel. Mag-test. Kahit yung teacher ay tahimik pag may test. When God is silent in your life, when God is silent in the tough times of your life, He's giving you a tough test. When you don't hear from God, at pakiramdam mo, God is a million miles away, that is a test. Tinitignan niya, magpe-pray pa ba to? Magbabasa pa ba to? Magsisimba pa ba to? Gagawa pa ba to na mabuti kahit tinanggal ko to? The teacher is always silent when the student takes a test. When God is silent sa buhay mo, your faith is being tested. Sinusubok tayo. Will you let go of the control? Or you will grab more on tightly? Will you learn to be content, Lord, salamat? When you're going through pain, next week, next month, or this year, hindi mo kailangan ng explanation ng Diyos. You know what we need? Presensya ng Diyos. Lord, samahan mo lang ako. Okay? Si Ronald dinala last week. Ano bang term yun? Hindi normal yung tibok. Eh, may pacemaker na siya. Kagabi, nag-usap kami ni Finn. Ang sabi ni Finn, Pastor, meron pala siyang pulmonya na na-prevent. Sabi ko, yun ang kainaman na nadala. Kanya nung gabing tinawag ko yung mga doktor, sabi ni Doc Joven, ay mainam mong siya, madala na sa doktor para ma-check, na-prevent pala yung pulmonya. Na kung nagtuloy-tuloy, baka, you know, it might be worse, okay? Oh, nilabas last week si Ate Loleng kasi nag-angioplasty. Alam mo, ang doktor, 150,000 ang isa. Okay? Yung isa ay government hospital na. Okay? Heart center na. Umabot ng almost 700. Ang kanilang babayaran, may explanation, wala. Oh. Si Moreng, andyan ba si Moreng? Oh. Paalis na dapat nung Biyernes, papunta ng Amerika. Nagka-COVID. Kung kailan paalis? Nagparibok din ng ticket. $700. At ang sabi, Ate Ellen, pinaribok ko, reimburse mo. Look, sinisingil kay Ellen dahil dadalo daw siya sa birthday. Hindi naman yun ang kadahilanan. Nagka-COVID kasi siya. Hindi naman yung birthday ni Ellen. Wala nga siyang balak pumunta. Nagkasakit. Oh, si Lucy Lee nagkasakit. Are you following me? Si Pastor Fajardo, kalalabas lang, dinalaw ko nung Biyernes. Pagkagaling ko, pagdating ko ng Palawan ng umaga, dumiretso ng Maykawayan, meron kaming mga kinausap. Pagkatapos nun, dumiretso kay Pastor, kamusta ho kayo? Niya, pasensya ka na, hindi ako makasagot sa iyo sa tawag sa pagbubukas kasi hindi ako makatay. Ay, oh, yes lang ho yun. Silang dalawa lang ni Mavi. Oh. Kamusta? Ito. San dinala? Cardinal Santos. Eh, magkano ginastos? Milyon. You know what I'm saying? Ano problema mo? Yun eh, gumastos na, nahati pa katawan. Am I right? Oh, si Moreng, ha? Naka-COVID na, J-Lord. Okay? Nagbayad pa ng $700, rebook. Okay? Ang Ate Loleng, angioplasty, okay? Nagbayad pa ng almost 700,000. Sabi ko kay Ronald, Ronald, baka naman namimiss mo lang yung St. Luke's. Pastor, ang mahal namang mamiss ni Re. Naalala ko noong unang atakin si Ronald, nagbabike siya. Okay, nagbabike, February 8 yun eh. Oh. Bumagsak, dinala. Sa ospital, naalala mo yung atisita.
Inatake. E nung araw na yon, si Ellen ay nanalo ng raffle ticket, $1,000. Kasi nagbigay sa akin ng pantalon, may raffle ticket, nanalo. Na-claim namin yung $1,000. E nung pumunta kami kay Ronald at may sakit, sabi ko, ma, alam mo na kung ba't ka nanalo. Bakit? Pantulong. Oh. Anong gusto mo? Ikaw ang dadalawin sa ospital o ikaw ang dumadalaw? Anong gusto mo? Ikaw ang magbibigay o ikaw ang binibigyan? Are you ready? Anong gusto mo? Ikaw yung inuunawa o ikaw yung uunawa? Anong gusto mo? Ikaw yung pinapatawad o ikaw yung nagpapatawad? Anong gusto mo? Am I right? Ikaw yung pumapasan o ako yung pinapasan? Surrender yourself to the Lord and wait patiently on Him. Okay? Kanya sabi nga ng Psalm 37:7, magpahinga ka sa Diyos. Huwag mong asarin ang sarili mo. Ikaw ay magtyaga ng may pagtitiis. Huwag mong asarin ang sarili mo at mabalisa sa mga taong nagsisiyaman sa kanyang paraan. May Diyos ka. Ayun me, may magandang nakalaan sa iyo. When God is on your side, panalo yan. Tanong ko sa iyo, what are you angry to God about? Na ayaw mong aminin. Ano yung tampo mo sa Diyos? In what way God is testing you? Huh? I have God on my side. I don't have to fear because God promised He would not let us go. Pangalawa, God's presence is what we need, not explanation. Number three, God is the best person where I can surrender my all. Kung susuko ka rin lang naman, sa Diyos na. Sa Diyos na. Okay? Naalala mo na isang linggo, may isang artista, di ba? Sumuko. Sa unang kaso sa kanya, act of lasciviousness. Hindi alam na mayroon pa palang pangalawa. Hindi na nakalabas. Okay? Sabi ng mga abogado sa social media, eh hindi dapat kasi agad sumuko, kabilis-bilis sumuko. Ayan, nakulong tuloy. Eh kung susuko ka rin lang naman, sa Diyos na. Bakit? Surrender means leaving the future to God. Huwag kang susuko sa problema. Huwag kang susuko sa bigat. Huwag kang susuko kasi binuli ka. Huwag kang susuko kasi nagkasakit ka. Huwag kang susuko kasi salbahe mga tao. No, no, no. Sumuko ko sa Diyos at iwan mo yung kinabukasan mo sa Diyos. Anong sabi ng Proverbs 3, 5 and 10? 5 and 6? Tumiwala ka sa Diyos ng buong puso at huwag kang manangan sa iyong sariling pangunawa. Verse 6, sa lahat ng iyong dadaanan, ng iyong lakad, kilalanin mo siya at ikaw ay kanyang gagantimpalaan ng tagumpay. Okay? Kanya kang ituturo. Tanong ko sa iyo, anong bahagi ng buhay mo na hindi mo isinusurrender sa Diyos? Ha? Yung kinakain mo, sinurrender mo ba? Alam mo nang mataas ang blood pressure mo, puro chicharon pa rin ang kinakain mo. Okay? Kinakain mo bulalo. Okay? Kumakain ka sa heart attack restaurant. Meron na yan. Ha? Na pag kumain ka, see you in heaven, Lord. Alam mo nang mataas ang blood sugar. Wala pang tigil sa donut. Wala pang tigil sa kainom ng soft drinks. Alam mo nang wala ka ng liver. Wala pa rin tigil sa yosi. Alam mo nang sinuko mo na ba yung cellphone mo sa Panginoon? Ha? Eh ba't puro pornographic film ang pinanonood? Puro may mga kachat? How about the closet of your life? Anong bahagi ng buhay mo ang hindi mo sinusuko? Na pag dumating si nanay, natataranda ka. Pag nakita ng kamusta yung garahe ng buhay? Ano yung mga bagay sa garahe ng buhay natin hindi natin sinusuko? Okay? What areas of your life is not surrendered to God?
Ang ilan sa inyo, hindi nyo sinusurrender yung sex life ninyo. The Lord said, sex is in the context of marriage. You know what? Pag hindi mo sinurrender sa Diyos yung lahat ng bahagi ng buhay mo, hindi mo siya kinilala, you will be under stress. Okay? Mapapagod ka. Okay? Mahirapan ka. That's why we need to tell God, Lord, you're right, I'm wrong, I surrender. Okay? Ang ilan sa atin, we have not surrendered our finances to God. Okay? Alam mo, sabi mo, alam ko namang dapat ibalik ko yung aking 10% sa Panginoon. Dapat yung ibigay kanya, kaya I cannot afford to tithe. Alam kong dapat kong supportahan ng mga missionaries. Alam kong dapat kong tapusin yung first month commitment ko, pero hindi ko ginagawa kasi meron akong binili sa Lazada. Meron akong in-order sa Shopee. Napadaan ako sa SM at saka sa IKEA. E paglakad ko sa IKEA, natukso ko, nabili ko to, hindi ko naman kailangan. Tignan mo yung buhay mo at yung bahay mo. There are a lot of things that you bought with money you don't have, things you don't need, to impress people you don't like, and you borrow money from people you don't know. Ngayon, pag may naningil sa'yo, galit na galit ka, makayabang lang. Okay? Kanya ikaw ay under stress. One of our biggest worries tend to be our ability to provide for our needs. Paano na bukas? May pang-enroll? Ha? Kaya pa bang pag-aralin si AJoy? Kaya pa bang makapagtapos nitong si Nenok? Kaya pa bang makapagtapos at mag-aral? Ha? Ano sabi ng Philippians 4:19? But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Ito po'y pangako ng Diyos sa lahat ng nakay Kristo. Hindi niya pinramis to supply all your greed, but your need. Okay? God is not a genie in a bottle, pero pinangako niya, lahat ng kailangan mo, susupplyin ko. Okay? Most of us, we don't really get this. That's why we don't pray for it. Tinan mo, sabi ng Psalm 84:11, ha? Ang Diyos ay araw at kalasag. Ang Diyos magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. At ang nakalagay, no good thing, walang mabuting bagay ang kanyang ipagkakait sa kanya na lumalakad ng kasama niya. Kanya nung 37 years ago, ako'y nagpasya, Lord, samahan mo ako. Isusuko ko yung aking mali, isusuko ko yung aking future, yung aking buhay. Ngayon, I am 58, turning 59. My eldest son is now a manager sa Oracle. I remember the first time he graduated sa college, kinuha siya ng Converge. He was earning, sabi niya, Dad, I made a promise to God that I will gonna give 3 months of my salary to God. Sigurado ka? Opo, pinangako ko po yan eh. Di binigay niya yung 3 months niyang offering sa Panginoon. Tinapos niya. On the third month, sabi nung kumpanya, Jeff, you have to work from Sunday to Friday, to Thursday. You only have 2 days off, that will be Friday and Saturday. Sabi ni Jeff, eh hindi ko kayang gawin yan. Ako hindi pinalaki ng tatay kung wala sa church. Ano ba mahalaga sa'yo? Simbahan o trabaho? Pareho. Pumunta sa akin si Jeff, sabi niya, Dad, I have a predicament. Ako'y pinapapasok ng Linggo. Sabi ko sa kanya, hindi kita pakikialaman. It's between you and God. I'll not tell you what I want. It's you. You have to make a decision. Ayoko nasasabihin mo, kasi tatay ko sinabi sa akin eh. Kasi tatay ko. No, ikaw ang pipili. I pray for you. And I prayed. Sunday, dumunta siya sa akin. Sabi niya, Dad, I made a decision. What? Nag-resign ako sa trabaho. What? First job mo yun. Sayang yung 3 buwang binigay mo sa Panginoon na offering.
Hindi ho sayang yun. Napansin ng Diyos yan. Few moments later, he received a call from HP Enterprise. Are you Jose Erickson Francisco Sauco? Mahaba ho pangalan ng anak. Kanya tapos na exam, siya pangalan pa lang. Yes, who are you? We're from HP Enterprise. What about? Your school recommended you to us. Would you like to work with us? Sabi ni Jeff, hindi ho ko pwede ng Linggo. Ay, sinabi na ng school mo. Kanya umalis ka daw sa Converge. Ang pasok mo lang ay mula Lunes hanggang Biyernes. Sabado't Linggo, wala ka ng pasok. Binigay ng Diyos. At yung sweldo niya, tatlong higit sa sweldo niya ng una. Tingnan mo ha. Hindi siya takot mawala ng trabaho kasi partner niya ang Diyos. Hindi siya nangimi. Okay? Then after 8 years, Dad, can you allow me to go to another company? Why? I have been at HP Enterprise for 8 years. Well, how long? 8 years. Okay. What company are you involved with na? Sabi niya, Oracle. Okay, you have my blessing. Pero mo matanda na to ha. Nagpapaalam pa sa tatay. Ikaw wala ka pang napapatunayan, hindi ka nagpapaalam sa tatay. Tapos gusto mo pagpalaing ka? Tama? Ito'y, sige, abay pagpunta niya sa Oracle, aba, 5x sa sweldo. Sige. At last year, kinasal. Okay? Yung aking bunso naman, hikain. Hikain na may amiba pa. Sabi ko naman, anak, ano ka ba naman? Sabi ko kay Pastor Fajardo, lo, Pastor, ipag-pray niyo si Jap, may sakit. Ano ba naman yan? Nakakasakit pa. No? Hindi po, papaprayer lang, prayer. Wala tayong pera. Ay, hindi po ako nahingi ng pera. Ito po yung offering namin. Ibibigay ko na kahit di Linggo. Bakit? Baka magastos. Binigay ko yung offering ko. Okay? Sabi ni Ellen, Dad, maghanap tayo ng butike. Bakit naman? Para mawala yung hika. Saan mo naman nabasa yan? Sabi na matatanda. Ikaw yung naniniwala pa sa matatanda. Di habang kami nagsosol winning, papunta kina Malo. Siya'y naghahanap ng butike. Jesus, sinabi ko naman itong asawa ko, parang timang to, parang tanga itong naghahanap. Nakakita man ng butike. Abay, dinurog. Tinusta, ni sinama sa gatas. Maano ka ba? Hindi. Pinainom kay Jap, sabi ni Jap, ano po yan, mami? Inumin mo yan, gagaling ka. Nawala yung hika. Gumaling hindi dahil sa butike. Kung di nag-pray kami, yung nanay nito'y parang, sabi ko, huwag mong gagawin kay Brunyan pag ginawa mo kay Brunyan. Ngayon, si Jap ay 31 years old, hindi nahikain, okay? Manager sa Citibank, ikakasal next year. Kung anong araw, hindi ko alam. Kung kailan, hindi ko alam. Pero kilala ko kung sino. Oo. Ikakasal na siya next year. Eh kami nagsimula ng naguhugas lang ng jeep. Okay? Naalala ko yung sinabi ng Nanay Pasing. Meron bang pag-asa si Elena dyan kay Joey? Meron pagkasama mo ang Diyos. Are you following me? Oh, andyan sila, oh. Si Kuya Tisoy, si Ate Sita, si Nonet. Oh, nakita na, naghuhugas lang kami ng jeep. Are you following me? Ang kalagayan namin, ayan si Rene, schoolmate ko, 1982, sa college, naglalakad lang kami. Okay? Kumakain ng aming baon sa college, kaning lamig. Okay? At nakataas ang kalawang kamay kasi walang pambili ng soft drinks. At naglalakad pa uwi kasi walang pamasahe. Naran si Lisa. Okay? Dinadala lang namin ang ulo ng sugpo kasi wala silang ulam. Okay? Ngayon ay Vice President. Naran si Ferry. Oh,
ngayon ay merong pagpapala. Bakit? Hindi dahil magaling, kakampi ang Diyos. Oh, 1978 si Irma na save, tumanggap, estudyante sa Adamson. Nag-retire na nga lang ngayong August. Kung di nag-retire to, palagay ko TUP president to eh. Nag-retire, sabi ko, huwag kang mag-retire. Niya, pagod na ho ako maging profesor. Eh, doktor ho yan, earn. Sa TUP. Kami mga estudyante noon, walang direksyon. Pero dahil may Diyos, gumanda. Yung aking bunso, wala nang sakit. Kanya lang pag hinahanap ko, pag nakikita ko lagi sa kisame. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Eh, kumain kasi ng butikinga. Pagkausap mo, lagi ginag... No, kidding aside, kidding aside. Siya maayos na. Oh. You know what I'm saying? Ano yung pangarap mo? Ano yung sa tingin mo yung pangarap mo parang hindi na mangyari kasi susuko ka na, bibigay ka na, parang hindi mo na kaya. With God on your side, you can make it kasi siya yung magtatakda. Siya yung tutulong sa'yo. Siya yung gagabay sa'yo. Yung mga bagay na imposible, pwede. Anong sabi niya? No good thing shall he withhold from them that walk uprightly. Hindi niya ipagkakit kasi lumalakad kang kasama niya. Si Ringo, akala ko hindi na magkakasawa to. Pati si Josie. Si Josie, sabi niya, ayos na ako, mag-aalaga na ako kay Leah. Aba, si Ringo yung nagsisimula na magsimba. Naligtas, nabaptized. Sabi niya ganun, the first time I ever saw your face, 54 years old. Nakita, 50 years old. Nagligawan last year. Nagkasagutan. Sila nagkatuluyan. Sabi ko, sige, ay, kasal na. Bakit po? Sa tandaan yung yan eh. Pag-iintayin pa, 54 at saka 50. Ay, ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Ba't nagmamadali? Are you with me? Kung si Ringo yung nagkaroon pa ng napangasawa, 54. Si Josie, 50. Tama? Ikaw na may 16 years old ka palang nagmamadali kang kumag ka. Tapos iiyak-iyak, gusto ko nang bumitaw. Mali! Ang kantahin mo, gusto ko na ng palitaw. Gusto ko ng palitaw. Dumidikit pa sa lalamunan yon. Yun na lang kantahin mo para hindi ka masaktan. Okay? The Lord said, I will not withhold any good thing from those that do what is right. Pag pinili mong gawin yung tama, hindi ka titiisin ng Diyos. Hindi ka mangangailangan. You know what I'm saying? Pag pinili mong gawin yung tama, so pag estudyante ka, wag kang mangopya. Wag kang magbulakbol. It's not worth it. Pagka ikaw ay hindi pa dapat magjowa, wag muna. Wag kang maingit sa iba. Okay? Tuloy lang. Pag lumakad ka at ginawa mo yung tama, ibibigay ng Diyos yung laan para sa'yo. May sait, may pait. Meron kabigatan, pero kasama mo siya. Kasama mo siya. Okay? And it will be so good. Okay? Make note of these three words. No good thing. Walang mabuting bagay ang ipagkakait niya sa'yo. When my kids were growing up, I wanted to give them good things. Bilang tatay, I would not withhold anything good from them. Pero sabi niya, Daddy, gusto ko po ng chocolate. Sabi ko, anak, sa bahay natin, walang chocolates, walang candy, walang soft drinks. Bakit po, Daddy? Masisira ang ipin mo. Aantukin ka. Pangatlo, wala tayong budget. Pero ang totoo nun, walang budget talaga. Bakit po yung classmate ko? Meron silang chocolate. Sila bata, anak ko. Hindi ko naman sila na, anak. Ikaw ang anak ko kanya. Kailan po ako kakain ng chocolate tsaka ng candy? Pag may balahibo na kilikili. Paano po tutubo yan? Didiligan, araw-araw. Kinakalkal nila yon araw-araw, taharap. Nung may tumubo ng balahibo, wala na silang desire.
So lahat ng natipid namin sa chocolate at soft drink at saka ano, inipon para makapag-aral. Ay sa nag-aral si Jeff, sa Lasal, sa nag-aral si Jeff, sa San Beda. Bakit? Tipid lang. Tiniis ko, hindi ko ibibigay sa iyo lahat. I withhold something that is bad from them, something that will harm them, something that will cause them to be stunted in their spiritual, physical, and emotional growth. Pero I'm not withholding anything good from them. Nung lumalaki sila, sabi ko, sa baklaran tayo bibili, 300. At yung sapatos, Jordan 300, komang si Jordan. Ah, ganun. Bakit? Ibibilan mo ng mamahalin ni lalakihan agad. Oh, di baling komang, ngayong malalaki na. Oh, sige. You can buy. Bakit? Hindi na lalaki pa ah. Sapak na yon. O, sige. Have it. Nanay ka, tatay ka, tama? Pag alam mo ikabubuti ng anak mo, ibibigay. Tama? Pag ikasasama, hindi. Di ba? Eh, kung ikaw na tatay at nanay, marunong magbigay ng mabuti sa anak, ano pa kaya ang Diyos? Am I right? God solved your biggest problem. Nung siya'y pumarito sa lupa at mamatay sa tinatawag na cross para mamatay sa atin. Tignan mo ha, Romans 8:32, ano pagkakabanggit dito? Tignan mo ha, Romans 8:32, ano sabi ng Word of God? Okay, tignan mo ha, hindi niya ipinagkait ang kanyang anak sa atin, kung di ibinigay para mamatay. Ano pa kaya na hindi niya ibigay ang lahat ng libre sa atin? Kung kailangan mo ng sasakyan, bibigyan ka. Kung kailangan ng promotion, bibigyan ka. Okay? If God is willing to let His Son Jesus die on the cross, para tubusin tayo, don't you think He cares about the other issues you're dealing with? Can I just say this to you? He cares about your finances. He cares about your health. He cares about your career. He cares about you. Ang kailangan lang, isurrender mo sa Diyos. Alam mo sino surrender ko sa Diyos ngayon? Pagtanda. Matanda na ako. May mga bagay na pagising mo sa umaga, hindi na kagaya ng dati. Okay? Sabi ko, ay, ba't naramdaman ko yun? Sabi ng isip ko, bakit? Sabi ng puso ko, matanda ka na. Hindi na pwede ikagit. Pero alam ko, kahit matanda na ako, He cares about me. The Lord will take care of me. Ano yung mga bagay na hindi mo sumusurrender sa Diyos? Ha? Ano yung mga bagay? Ha? Yung relationship, hindi ko talaga siya mapapatawad. Tandang-tanda ako nung iniwan niya ako. Sinaktan niya ako. Dinunod niya puso ko. Sinaksak niya ng kurtsilyo at pinukpok ng martilyo. Hindi ko siya mapapatawad. Kanya stress ka. Stress bakit? Sa tuwing naaalala mo, di ba? Oh. Biglang lalabas sa Facebook, photographs and memories. Hindi mo naman mabubura yun. Ando doon na yun. That's why you're under. Some of you have secret sin na hindi mo sinurrender sa Diyos. May habit ka na hindi mo binagay sa Diyos. Meron kang hurt and hang-ups. Ang ilan sa inyo hindi pa sinusurrender ang buhay mo sa Diyos. Okay? Kung ligtas ka na, dapat ang unang gagawin mo, magpabaptize ka. Sabi ng Acts chapter 2, verse 41. Tingnan mo ha. And they that gladly received His word were baptized. The same day, they were added to them about 3,000 souls. Pag na-save ka, tinanggap mo si Kristong tagapagligtas, ang unang-unang dapat mong gawin, sumunod ka sa tubig ng bautismo, hindi para maligtas,
kung di para sabihin, dahil ligtas ako, ako'y magpapakita na si Kristo'y tinanggap kong tagapagligtas, ako'y nagsisi sa kasalanan, at siya na ngayon ang aking Panginoon, ang aking buhay. Kapag ka ikaw'y nabautismon, hindi ka lamang nilubog, nalibing, kung di ikaw ay naging kaanib din ng isang eklesiya, natuturuan ka. Okay? You should have a church family. Just try to imagine, I was a student many years ago. I was a student at AUP, just walking, dreaming of a life, second year college, dahil naging partner ko ang Diyos, I was hired by Napocor. While studying, si Rene sa ibang lugar, ibang kumpanya yan, third year college, I was hired by Sprague Philippines until the day I graduated. May trabaho na, hindi na ako nag-apply. Kami hinanap, hindi dahil magaling, kung di isinurrender sa Diyos. Isinurrender, okay? Isinama. Ano lang ginawa ko? Nung ma-save ako, nagpabaptize ako April 6, 1987. Bakit? Kailangan ko ng church family. Kailangan ko ng church family na may pastor na magpipreach ng ebanghelyo, may pastor na magtuturo para mabuo yung pangarap ko, may simbahang nag-alaga sa akin, may mga kapatirang tinanggap ako, hindi dahil ako'y matalino, hindi dahil ako'y, no. Sa simbahan kasi, hindi tinitignan dito yung kalagayan mo sa syudad, no. Tinitignan dito, mahal ka ng Diyos, minahal ka ng Diyos, namatay si Kristo sa iyo, yun lang yun. Pag inalis mo ang Bible Baptist Church sa buhay ko, hindi ko alam kung sino ako. Pag inalis mo ang Bible Baptist Church sa buhay ko, for 37 years, okay? I don't know who I am. One church, one pastor. 37 years. Dito ho ako. Binata, nagkaasawa, naging tatay, ngayon lolo na. Okay? At ang pinaghahandaan ko nga, yung senior citizen ko. Oo. You know what? Surrender is waving the white flag and saying, Lord, I surrender my future sa'yo. I surrender. I am not going to fight you anymore. I want serenity, not stress. Are you not tired of fighting war against God? Surrender is the ultimate expression of faith. The reason kanya ka overloaded, you're trying to control too much in your life. Kasi akala mo, everything depends on you. If it is to be, it's up to me. I've got to hold it together. No! Mali! Kung ikaw ang general manager ng universe, marami nang namatay. Bakit? Brief mo lang, hindi mo maitabi. Pumunta ka sa kwarto. Ha? Pagdating mo sa kwarto, ha? Damit na marumi, damit na malinis, pangkaraniwang damit, pangtrabahong damit, nakakalat. Posta kapag asawa ka ng obsessive compulsive disorder. Pag uwi, ayan na. Matataranta ka na kasi yung asawa mo, ultimo lahat na ka. May label. Ikaw wala. Maruming medyas, maruming brief. Kung yun lang hindi mo magawa, universe pa. Hello? Kanya alam mo sabi ng Diyos, para hindi ka may stress, Matthew 11:28. Parini, halika. 11:28, Matthew, halika. Kayong nabibigatan, kayo napapagod na. Bibigyan kita ng kapahingahan. Verse 29, kunin mo yung pamatok, matuto ka sa akin. Kasi ako ay mababa ang loob at mapakumaba at bibigyan kita ng kapahingahan. You know what God said? Take my yoke upon you and learn from me. I am gentle and humble in heart and you will find rest. Pag sinabing pamatok, okay? Hindi ito pabigat. Yoke, okay? It's not a burden. Okay? Para bang pakiramdam mo, I'm crawling, pagod na ako, gusto ko na sumuko. A yoke is a single piece of wood
na yung dalawang beast, dalawang cow, dalawang animals will be together para yung load magaang na dalhin. Okay? Meaning you will put a harness at bibit-bitin mo yan. Sabi ng Diyos, team up with me para yung kakas sa kabigatan mahati. Sabi ng Diyos, take my yoke. Hindi gusto ng Diyos na mag-isa mong hinaharap ang problema. You know what God is saying? Let me help you. Team up with me. Partner with me. And I would like to help you carry your load. Kung stress ka ngayon, ibig sabihin, hindi mo kaparte ng Diyos. Stress is a warning sign na you're trying to control things. You're carrying too much. Follower ka ni Kristo, tinanggap mo siya. Pag overloaded ka, ibig sabihin, you're not connected. Hindi ka yoke up. Kanya pag hindi ka nakinig, ha? Tatanda ka, wala kang pinagkatandaan. At pagdating ng oras, iiyak ka. Maalala mo, sinabi ni Pastor Pahasaw ko, dapat ka partner. Kanya ngayon, pag tinitignan ko, nung ako'y teenager, sabi ko, buti na lang pinili ko ang Diyos. Buti na lang kasama ko ang Diyos. Buti na lang nakinig ako. Alam mo bakit? Kung di ako nakinig, nasan ako? Alright? Wala ka na magagawa sa past. Pero sa future, meron. Okay? Sa future, meron. The antidote to stress is not escape. The antidote is God. Every time you give up your control, God gives you peace. God will help you. God will always be there. Ang tanong ko sa iyo, anong bahagi ng buhay mo na nanihirapan ka na? Yun yung mga hindi mo binibigay sa Diyos. And I would like to say, kahit mayaman pa tatay at nanay mo, mahirapan ka. Eh, ito nga ang problema. Hindi na nga mayaman si tatay at nanay eh. Tama? Lalo ka mahirapan. Kanya pinili ko 37 years ago, pakinggan si Kristo, mahalin si Kristo, mag-submit sa Kanya. Ngayon, the Lord has helped me. The Lord has carried my load. And I choose God. Shall we stand up, please? Father, we thank you. Maraming salamat. Pagpalain mo kami at pangunahan. Bigyan mo po kami ng kasaganaan at makita namin na ikaw lamang ang pinakamagandang tao o persona na pwede naming paglagakan ng aming kabigatan. Salamat, ang presensya mo'y sapat na. Marami kami hindi maiintindihan, pero dahil kasama mo kami, kasama ka namin, kakayanin. At salamat, ipinangako mong hindi mo kami pakakawalan na kahit anong hirap, kaya namin ito. At higit sa lahat, salamat sapagkat pinangakuan mo kami ng langit. Salamat pag tinanggap ka naming tagapagligtas, pagka kami nagsisi sa aming kasalanan, pagka kami ay pasya na tanggapin kang tagapagligtas, hindi kami paparoon sa dagat-dagatang apoy at kapahamakan. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around, no one is talking around, I would like to ask you, sakali bang mamamatay ka, are you 100% sure of going to heaven? Pag namatay ka ba at pag mamamatay ka, ikaw ba ay nakakatiyak na pagpunta sa langit? Ikaw ba sa langit nakakatiyak? Kung hindi, huwag kang mangimi. Huwag kang maya. Ganyan din ang pinagdaanan ko 37 years ago. I thought I was good. Akala ko mabait ako. Akala ko papunta ako ng langit. Akala ko. Dahil kasapi ako ng isang relihiyon, ako'y papunto sa langit, hindi pala. Until that day na nakita ko ang sarili ko na makasalanan, mapapahamak, tinanggap ko si Kristo'ng tagapagligtas. Meron po ba sa ating kalagitnaan na magtataas ng kamay at magsasabi, Pastor, hindi po ako tiyak sa pagpunta sa langit, gusto ko pong tanggapin si Kristo na aking Panginoon at tagapagligtas. Gusto ko pong matiyak ang pagpunta sa langit. Gusto ko pong tanggapin siya na siya ang namatay na libing at nabuhay ng muli sa akin. Is there any person na hindi mahihiyang magtaas ng kamay? Gusto ko pong matiyak ang pagpunta sa langit. Is there any person here? Gusto bang matiyak ang pagpunta mo sa langit? Gusto bang patawarin ka ng Diyos? Meron po ba? Yes, nakita ko po yung mga kamay na yan. How about you?
Hindi ka mangingimi. Pag namatay ka ba, sa langit ka ba pupunta? That's the most fundamental question. That's the basic question. Yes, nakita ko po, maraming salamat po. Okay? Pag namatay ka ba, hindi ka mamamatay kasi binaril ka, mamamatay tayo kasi makasalanan tayo. Ang problema lang, saan ka pupunta pag namatay ka? Okay? God is offering heaven to you. Pag tinanggap mo siya, sa langit ka pupunta. Pinagawanan ko sa iyo, sa langit, wala ng katandaan, wala ng sakit, wala ng luha, wala ng karamdaman, wala ng problema. Yun ang pupuntahan mo kasi pinatawad ka, tinanggap mo siya. Pag hindi mo siya tinanggap, hindi ka nagpasya, mapapahamak tayo. Nakita ko po mga kamay niyan. How about you? Do you want to be... Yes, salamat po. Kung kayo po yung nagtaas ng kamay, okay? I would like to ask you, huwag po kayo mahiya, ipagpipray ko kayo sa harapan. Can you come here in front? Magsilapit po kayo rin eh, ipagpipray ko lamang po kayo, okay? Kung kayo nasa taas, pwede kayong bumaba. Dini po, dini, okay? Dito po sa unahan. Kayo pong nais tumanggap kay Kristo, dini po tayo sa unahan, okay? Salamat po, wala po kayong gagawin, okay? Huwag lang kayong magsalita, kakausapin ko kayo, dini sa unahan, dini, okay ha? Dito tayo sa may bandang unahan, dini. Okay? Kayo po, marahil din nagtaas ng kamay, pero gusto nyong tanggapin si Kristo. Dito lang po tayo. Okay? I want you to come here.